12.55 degrees Celsius. Kung sa tingin mo medyo mainit-init na yan at hindi na masarap, ang gawin mo lang, kuha ka ng baso, yung Red Horse, lagyan mo ng yelo para solve na tayo. Di ba? Okay. So, usually kapag nasa bar tayo, di ba, habang tumatagal yung yelo ay natutunaw. Yung yelo sa bucket. No? Tapos, kapag natunaw na yung yelo, yung tropa mo, ang gagawin niya, kukunin niya yung bucket, tapos itatapon niya ngayon yung tubig. Bakit? Kasi daw natutunaw lalo yung yelo. Actually, mali iyon. No? Pag tinanggal mo, or itinapon mo yung tubig na nandun sa bucket, lalong mas mabilis matutunaw yung yelo. Bakit? Kasi po, imagine, ano ang sabi ng Newton's law of cooling? The rate of change in the temperature is proportional to the temperature difference between the object and its surroundings. Kapag ka yung yelo ay natunaw, siyempre yung tubig na nakapalibot sa kanya ay malamig. So, yung temperature na malamig ng tubig at yung temperature ng yelo, hindi masyadong nagkakalayo kasi pareha silang malamig. So, maliit yung temperature difference. Na kapag tinanggal mo yung tubig, edi, syempre, mawawala ang tubig. Ang matitira lang ulit sa loob is yung yelo. At ang yelo ay napapalibutan na ng hangin or air na alam naman natin na mas mainit. So, kung hangin ang nakapalibot directly sa yelo, no, yung temperature difference ng hangin at ng object, which is yung yelo, mas malaki. So, kung mas malaki yung temperature difference, then mas mabilis magbabago yung temperature according to Newton's law of cooling. Ah, diba? So, kahit nasa inuman tayo, guys, pwede nating i-apply ang differential equations. Next time na nag-iinom ka at may yelo, no, na nakalagay sa bucket at natunaw na yung yelo, yan ay napalibutan na ng tubig, hayaan mo lang na nandun ang tubig. Huwag mong itatapon. No? Bakit? Kasi pag itinapon mo yung tubig na malamig, mas mabilis matutunaw ang yelo. Okay? Pag itinapon ng tropa mo, lecturean mo siya. Sabihin mo sa tropa mo, according to Newton's law of cooling. Tapos ang reply niya sa iyo, pre, hinay lang, lasing ka lang. Kung ano-ano na sinasabi mo, nalasing ka lang. Kung ano-ano na sinasabi mo eh. Anong reply doon? Sabihin mo, hindi ako lasing. Bobo ka lang talaga. Burn. Okay. So, huwag mo sabihin bobo siya. May magsuntukan kayo doon. Okay? But still, gusto ko lang ituro sa inyo na kahit nga sa inuman, no? Pwede nating i-apply ang Newton's law of cooling. Okay?